So, magandang maga, first vlog for the day. So, dahil nasa semis na yung ating national team, of course, ang objective is gold. Pero hindi naman natin masabi yung circumstance eh. Dahil kagaya nun, yung Iran is nagreklamo. Yung head coach ng Iran nagreklamo na unfair daw yung ating national team. Yun na yun. Sila nga yung sila, pabor nga sa kanila yung tawag ng mga referee. Maraming foul na hindi tinatawagan. Maraming contact ang nililet go nila. Pabor nga sa kanila yung tawag ng referee. Tapos sila pa yung nagre-reklamo. Well, the goal is to win gold. To be number one. But with the circumstances, maging realistic naman kayo. With this team being assembled a week or days before or 15 days before the actual competition at yung nagdagdag pa nga ng 5 player, di ba? It's a big overachievement already na nasa semis na itong Gilas. It's an overachievement na ang Gilas ay nasa semis dahil 15 days lang ito nabuo, nakaisang tune-up game lang dito sa Pilipinas yan. So, dun mo makikita, it's an overachievement na whether we won bronze. If ever matalo tayo rito, we still can go for the bronze medal. At kung tutusin, a bronze is okay rather than ng 2018 na 4th place lang tayo o 5th place. Number 3 is better than number 5. Kasi yung number 3 may medalya pa yon. And the last time Team Con coach in the Asian Games, it's a bronze medal. At nung 2019, baka nakakalimutan nyo kasi lagi kayo naka-emphasis dun sa 1998 eh. Ito lang recently, 2019, Team Cone led an all PBA squad to a gold medal in the Southeast Asian Games. Southeast Asian Games. So the last time Team Cone coach, gold medal. 2019, that was 4 years ago. 4 years ago, nagka-gold ang Gilas sa SEA Games. So, every time na si Team Cone nagko-coach, may medal ang Pilipinas. So, kasi kagaya nun, di ba, nung si Clarkson, NBA player, 2018, 4th place lang tayo, 4th place lang ata tayo. So, kung matalo tayo rito, pwede pa tayong kumuha ng bronze. So, it's an overachievement for Gilas. Maging realistic na tayo dahil sa kung kalaban ng China, makahirapan tayo. Alam ko lalaban yung team. That's why certain teams back out because if they cannot give their best. Kasi, kung tatanungin mo yung player, kagaya nun, di ba? Sinabi ni Al Francis Chua, tinanong nila yung mga players. And then Junmar answered lalaban and then yung the rest after Junmar sumagot lalaban sila. Kasi sa player kung tatanungin mo sila, competitive yan eh. Competitive yan, hindi na yan nag-iisip minsan. The reason why certain teams back out, it's because kung hindi naman nila maibibigay yung best nila, And hindi available yung best players nila, hindi na sila mag-ano eh. Hindi na sila mag-compete. Why? Kasi iniiwasan nila yung unfamiliarity. Kasi in any point of a game, yung unfamiliarity ng team would make the team lose. Agaya nun, sinuwerte tayo sa Iran. Pero yung run ng Iran na yon, dapat talo na ang Gilas nun. Sa dami ng turnovers at errors ng Gilas during yung game kahapon, dapat talo na yung Gilas. Pero sinuwerte nanalo eh. Oh. So hindi dapat parating ganun yung game. That's why other teams back out. Kasi kung hindi rin naman nila makukuha yung kanilang best players available, hindi available yung best players nila, why would they compete? Kasi sa players, wala namang problema yan eh. Minsan hindi nag-iisip yan because of their competitive nature.
Kagaya nga ni Junmar, hindi na nag-iisip yan. May pride yan eh. Lalo na 6-time MVP. May pride yan. Minsan hindi niya na naiisip yung weakness niya. Isa sa weakness niya yung nagpahirap sa Pilipinas, yung weakness niya defensively. Kaya kita mo nung naiwan si CJ, medyo nabunggo si CJ Perez nung pick, nahirapan siyang sumunod doon sa depensa. Dapat hindi. Pag alam niyang maiwan si CJ, dapat siya yung tutulong kay CJ, kaso flat-footed siya. Lagi siyang na-expose sa ganun. Eh, kasi ang mga hindi naman nila akalain yung mga nagtuturo dito kay Junmar Pardo, hindi naman nila akalain magiging trend ng laro, eh ganun na pabilisan na ngayon yung mga big sis, mabibilis na. So dapat kahit yung lateral movement mo na improve. So yan lang po.